Ano ang hindi nyo makakalimutan sa CDO life ninyo? Ako, kasi ako yung unang pumunta rito. So, talagang namimiss ko yung mga, yung pumupunta kami sa ibang lugar ng mama ko para kumanta. Nagko-contest-contest ka din. Sa mga ibang lugar, yung malalayo. Oo. Sa mga tito ko, kung meron doon, punta tayo doon, punta tayo doon. Oo, basta't may kantahan. Basta kung saan may fiesta. Ganun. May fiesta. Oo. Kasi sayang eh. Pero talaga ang mga boses. Basta contest. Oo. Okay, so si Mercy, kumusta yung buhay sa CDO before ka nag-Manila? Kasi nung time na yun, ano pa ako eh, working student, araw, eskwela, tapos gabi, kanta. Mga, sabi daw, mga second year high school pa lang kayo, nandito na kayo sa Maynila? Second? Walang second. Di? Second. Ano bang nilaban mo? Ano ba nilaban mo nga? Mukha, pero hindi pala pwede. O, sino daw ang nag-train sa inyo kumanta? Si ma'am. Mama namin, si mama. Yung mama namin. Mama si mama talaga namin. Ang singer. Oo, siya talaga yung may gusto. Hindi yung boses ni mama? Rocker, ganun. Hindi naman. Maano lang. May boses lang. Paano ang training nyo? Nilulunod. Nilulunod sa dagat. Binababadsan. Oo. Sa dagat. Hanggang dito lang naman. Nakababad. Pero alas 4 ng madaling araw. Bakit ganun kaaga? Hindi ba kayo magkakasakit lalamigin? Yun daw ang gusto ko kayo. Parang doon ka. Vibrate. Pagkaroon ka ng hangin. Yung hangin. Pag umaga. Pero ano itong kwento ng tsokolate? Minamicrowave daw. Ay, si ate. Ice cream. Ako. Ice cream yan. Basta matamis, kailangan mainit. Ha? Mainit. Mainit ka kayo ng mainit. Uli, kawawa ka na. Paano mo ma-enjoy yung ice cream na mainit? Hindi, kasi iba-iba talaga. Pero kung nag-work naman sa kanila, why not, diba? So, iba-iba ang technique nga. I think it gonna work to me. Talaga? I think. Sige, I don't think. Totoo ba na hindi nyo naman daw talaga pinangarap maging singer? Ano ba yung naging pangarap muna? Ako pangarap ko, nurse. Nurse. Nurse na ngayon. Yun. Tapos sila. Ganon din eh. Kasi pag white kasi parang gusto mo nang maisuot yung uniform na puti, di ba? Oo. Ikaw si... Hindi, takot pala kami sa dugo. Oo. Na-realize niya. Hindi na. Si Chris. Ako, nurse, pero naging nurse sa balay. Nurse sa balay. Tigbantay sa mga anak ko. Pero paano kayo napunta sa Maynila? Kasi si ate ang nauna. Siya nauna eh. Oo. Suma airplane agad ang sinakin mo pang mayaman? Ay, hindi. Barko. Barko. Gusto ko sa ko. Suka-suka pagay ko. Kinsa imong kauban dito? Kasi siyempre bata pa si Kenyon High School. Sino ang kasama mo doon? Mother. Akong mama. Ay, hinatid. Si Mom Shi. Oo, si Mom Shi. So after, gaano ka muna katagal bago sila sumunod? Kasi maganda to, no? Naririnig natin yung hanggang sa nabuo ko si kayo bilang AGs. Isang taon ako nag-Japan. Nag-Japan muna ako, tapos... Si Mercy dinala ko baka mag-asawa. So, tinadun na lang muna. Siya papuntang Manila. Di ba't mo naisip na mag-Japan kung nakahirap ng gina sa buhay? Oo. Uso kasi yung Japan dati. Oo, yung Japan-Japan, so, diba? Sagot sa kahirapan. Kaya talaga naman yun. Ang dami kaya sa ating mga kababayan na naging magandang buhay dahil sa pagtatrabaho sa Japan, di ba? And then, si Chris. 6 years na ako sa kanila. Kinuha so, din ako, baka daw kasi mag-asawa na naman. Pero nag-asawa talaga siya. Strict ang ate eh. Pero kasi, ang ganda na, dahil yung dalawa lang kayo, at least yan, katulong niya na si Chris. Nakita ko kanina, pinasa mo na sa kanya yung trabaho eh. Gumanong ka lang eh. Ay, ate yan, ate. Pag mga pag singer, pag kumakanta, alam mo yung mga sanyasan. Oo. Pero ito, nabuo raw kayong grupo noong 1995. Is it true? Yes. Paano kayo pinagbuo? Gusto namin malaman the story behind of it. Kasi, kayo ba ay magkakaibigan? Si Ate Vilma, yes. Ate V! Hindi kami magkakaibigan. Bali, nag-apply kami kanya-kanya sa sa management lang. Talaga? So, may kanya-kanya kayong banda? Galing kami sa iba't ibang grupo. Okay. Tapos, nagkataon, nagkahiwaiwala yung grupo namin. Kami yung natira, kami yung pinagsama ng manager namin. Pero, iisang manager lang. Iisang manager, kaya hindi mahirap na buuin din. Si Ate Rowena, parang iiyak ko. Asa na manager natin? Hello po! Sa Exing magandang yun. Ayan pala! Hi, madam! Hindi naman pala sip-sip to si Kuya Rhea.
kapatid niya kasi. Ang saya. Yes, Joss. Pero ito, hindi pa raw ages ang pangalan nyo nung nag-start kayo. Ano ang una nyo talagang naging name? Iba-iba. Ako, Sound Trippers. Okay. Lady Bird. Lady Bird? Lady Sound Bird? Trippers? Black Satin. Ay, ito yung iba-iba yung grupo. Iba-iba okay, na, okay. Tapos? Nagkawatak-watak, bumuo kami ng isa pong grupo. Ito yung, ang sinunda ng 80s, Sound Trippers. Sound Trippers, okay. So, Sound Trippers pa una-una. Oo. Paano naging ages? Ayun ang tanong. Pinalitan lang. Lahat kasi ng mga banda, meron talagang ages. Ages. Logo. S. Yun yung logo ng management namin. Ah. Sabi na ako, Galindo. May ibig sabihin ba ang ages na word? Ano po ito? Greek it's word niyan, di ba? Shield and protection. It's a Greek word. Shield and protection. Wow. Pero ito kasi, siyempre, Ma'am Shikars, karaniwang sa mga banda, alam natin mga lalaki, yung rock and roll, yung mga ganun, mga boys talaga, halos lahat, pati nag-drum, nag-babae, ano tawag ito? Keyboard. Violin? Hindi ko nito eh. Piano. Piano sa amin yan. Piano. Keyboards pa dito? Tapos, pero sa kanila kakaiba, kaya talagang tumatak sa ating mga utak. Dahil mga almost girl. Si Kuya Ray lang yung... Girls. Oh, okay, girl na yun yan. Ha? Oh. Bakit? Babaji na yun. Kasi ganito po yan. Actually, nag-start ang management ng bumuo ng grupo. Kasi yun ang business nila. Nag-train sila ng mga talent, yung mga out-of-school youth. Pabae lahat. Lahat ng grupong binuo nila for babae, female band. Medyo naiba lang ako dahil kapatid niya ako. Sabi niya, sige, ikaw lang kasali ko sa banda niya. Walang pabor-pabor. Grabe! ang lakas mo ha, kapatid ka. Kapatid kasi. Pero okay lang yan dahil magaling naman si Kuya Ray. Minsan maganda rin yung may konting naniligaw, diba? Pero sobrang saya ko dahil pinaghandaan ni Kuya Ray ang kanyang podcast dito dahil naka-cutic si Kuya Ray. Polish na ngayon. Mga millennials na pala nail polish. So, eto, Ma'am Shimels, kasi nung time na nabuo ang grupo, sa Japan muna kayo tumugtog. Ano ang magagandang alaala or experiences ninyo sa Japan? Sa Japan, mababait sila, yung mga Hapon. Very generous. Oo, mababait talaga. Tapos, may pera. Kaya na uwi mong tip. Ayun. Inabot pa ba yung tip nasa chopsticks? Oo. Nila hanggang ngayon, ganun sila. Mga ilang years bago kayo nagpinas na. Simula kasi nung nag-record na kami, nag-start na kaming maging AGs, talagang halos dito na. Kung meron man kaming mga shows abroad, mga ano lang yung mga, racket-racket lang. Okay. Amazing. Nagtatagal. Kamusta? Ano ang feeling na talaga namang tinangkilik kayo ng ating mga mamamayang Pilipino? Kasi hindi basta-basta talaga pag ages talaga, iconic talaga. Yung, icon. Siyempre, nakakataba ng puso yon yung... Hanggang ngayon patuloy silang sumusuporta sa grupo namin. At saka yung tiwala, nandun pa rin, hindi nawawala yung pagmamahal nila. Kasi yun, sa totoo lang, yun na yung Christmas bonus namin na matatanggap, yung tiwala nila at saka yung pagmamahal. Sana patuloy silang suportahan kami hanggang sa... Hanggang sa ugod-ugod. Oo naman! Hindi pero... Sa kanila kami, nandito pa rin kami para sa kanila. Hi mga momshies! Subscribe to... ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the i button.